Hey guys, welcome back to my channel. Ang video po natin for today is about sa mga sugar mommy, sugar daddy na kumukontak sa inyo. So, kung isa po kayo sa mga tao na bigla ang kinukontak ng mga foreigner na ito at masyado silang excited, masyado silang keen. So, yung talagang namimilit pa talaga na bigyan ka ng pera, namimilit na padalang ka na ng regalo. Kasi yun nga, atat na atat silang matulungan ka at bigyan ka ng, ng kung ano mang ibibigay nila sa'yo. So, kung yan ang nangyayari sa'yo, please stay tuned. At panoorin mo muna ang video na ito hanggang dulo bago ka ma-excite sa ganyan. So, bakit ko ginawa ang video na ito? Para ma-warningan ka. Ngayon pa lang sabihin ko na scam yan. So, please stay tuned. Hanggang dulo, panoorin mo po itong video ko at sasabihin ko kung bakit yan scam. I-explain ko kung bakit yan scam at anong gagawin mo. Kung bago ka pa lang sa channel ko, explain ko lang na marami po akong scam alert videos. Nasa scam alert playlist ko po, puntahan nyo lang po yung playlist na yan. Andiyan po yung iba't ibang uri ng scams na kasangkot ang APAM. So, from perang padala, sa box na padala, expensive gifts, paano malalaman kung scammer ang iyong kachat, at yun na nga, iba't ibang uri ng scams na kasangkot ang APAM. So, kung panonorin niyo po yung mga videos ko na yan, please watch it until the end dahil nandyan na po ang detalye kung bakit yan scam. So, let's proceed. So, bakit ko nasabi na scam yan na nag-offer sa'yo na sugar mommy, sugar daddy? So, usually, yung mga yan, yan yung mga biglaan talaga. Alam mo yun, ilang beses pa lang kayong nag-chat. So, agad-agad, alam mo yun, hindi pa man umiinit yata yung conversation nyo. Usually, talaga, atat na sila, padadalang ka ng pera. Yun nga, pantwisyo mo daw, pantulong sa anak mo, or pantulong sa pamilya mo. Dahil nabanggit mo na siguro na meron kayong pangailangan sa pera. So yan, sinasamantala yan ng mga scammers. Wala silang pakialam kung anong edad mo, kung anong gano'ng ka, kung mayaman ka, kung mahirap ka. You know, usually, mas inaanla yung medyo may mga kapos. Kasi yan yung parang anhin nila na, oh, bibigyan kita ng pera. So, wala silang pakialam. Pagka sinabi na nila sa'yo na may pinadala na sila sa'yong pera, padadalang ka rin nila ng screenshot na yun na nga, pinadala na yung pera sa'yo mula dun sa kanilang bank account na ang laki-laki ng amount ng money. So, kumbaga usually, di ba, kung talagang totoo yan, really? Kailangan pa bang ipakita kung saan galing yung pera na talagang meron pa nga na ang laman ng account ay nasa million. Kaya afford nitong AFAM na to na magbigay ng pera. So which is very unusual naman na talagang halata mong dun pa lang is scam na yan. Tapos padadalang ka ng $2,000, $10,000. Yung mga ganyan, sa value pa lang guys, alam, halata na yan na scam. And then yung second is sasabihin nila, oh eto, hindi lang ikaw yung sugar baby ko na pinadadalang ko ng pera. Ito, mag-i-screenshot sila. Magpapadala sila sa'yo ng mga proof ko, no, ng mga pinadala na nila ng pera. So, again, di ba? Kalokohan yan. So, meron ba talagang gano'n na talagang super genuine na, $10,000, $1,000? Kahit gano'n pa yung kayaman, hindi yan basta-basta yung parang kukontakin ka bigla-bigla na, I'm desperate to, to get rid of this money. Ganon, usually ang mga mayaman, alam nyo, kaya mas lalong yumayaman yung mga yan kasi hindi sila basta-basta namimigay ng pera ng ganun-ganun lang. Usually, ang pera nila, ini-invest nila uli yan or pinopondo nila sa kanilang businesses. So, kung meron talagang mayaman na kukontak sa'yo dahil nga atat sila na bawasan yung kayamanan nila, kalokohan yan. Diyan pa lang, sign na yan na scam. And then, another thing na talagang 100% scam yan kasi nga hinihingi ang ka ng kapalit. So, sasabihin nila yung perang pinadala sa'yo ay merong kapangbabayaran na conversion fee, transfer fee, at kung ano-ano pa mga fee na sinasabi niya mga yan, scam po yan. Kasi kahit saan galing at kahit gaano pa kalaki ang ipapadala sa'yo at kahit anong platform pa ang gamitin yan, wala kang babayaran na kahit magkano. So, yan ang tatandaan nyo na pinaka-importante. Wala kang babayaran kahit magkano sa perang ipinadala sa inyo. Kahit paano sabihin yan. Okay, maniwala dyan.
At usual ang style ng mga yan kapag hindi mo binigay kaagad yung sinasabi nila na pagbabayad, tatakutin ka ng mga yan. So, ang ano dyan is, of course, kung alam mo na na-scam yan, di ba? Ipamimigay mo ba yung pera mo? So, kung yan na po ang nangyayari sa inyo, ang best na gawin nyo lang po ay i-block nyo na kaagad sila. So, don't waste your time and money dyan. So, usually, ang style ng mga yan, mananakot, na kung ano na pang sasabihin sa'yo, kasi it's a big amount of money, di ba? Na winaste mo daw, ganyan-ganyan, eh, di ba? So, yeah, wag po kayo matatakot dyan. Ang ano lang gagawin nyo lang po dyan ay i-block nyo na kaagad kung saan kayo kinakontakt. At kung sino pa man yung kumukontakt sa inyo, kunwari yung bangko nga or kung ano pa man. So, pareho sila, yung AFAM at saka itong nakontakt na nagde-demand ng payment, sila, i-block mo silang pareho. At i-report mo rin kung saan ka kinakontakt. So, kung sa Gmail, kung sa Messenger, kung sa ano, sa WhatsApp, kung saan man, i-block niyo na po sila kaagad and don't waste any more time sa mga 'yan. At you know, pwede niyo ring i-report sa NBI, anti-cyber crime, mga ganyan. So, 'yun po ang ma-share ko lang at masasabi na kung meron na kayong kachat na ganyan, you know, please stay away from those people. At marami, at para ma-ano nyo nga rin po yung iba't ibang scam, again, please tingnan nyo po sa aking scam alert. Marami po akong videos na na-upload na about sa mga AFAM na nang-i-scam. So, you know, so that's it guys, and I hope na nakatulong po ito sa inyo at naliwanagan kayo na yung AFAM na yan ay hindi forever nyo na. So, sorry to say. Kaya ingat po lagi sa pakikipag-chat online sa mga taong hindi nyo po kilala. Kung ano, ay, you know, please don't forget to click the like and share it na rin po sa inyong mga, ano, pamilya, sa inyong friends, para mas marami pang makaalam ng ganitong mga scams. So, keep well and safe po lagi. Thank you. Bye-bye.